kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan, nang ikaapat na taon ng pag-ahari ni Sedekiyas sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kanyang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquin ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias,
nang marinig ng mga saserdote at ang lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonyo ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa Kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula ng baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila maglingkod kay Nabucodonosor. At magkakagayon nga, siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taunding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7th buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, wag mo kong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihiyag ko yung tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay-bulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin.
Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ba ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain? Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipabigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo ngayon
ay katulad ng ebanghelyo noong nakaraang linggo. Ang ebanghelyo natin ay ayon sa panulat ni San Mateo sa kaniyang paglalarawan. Noong isang linggo, ito ay hango sa ebanghelyo ni San Juan at ito ay kapwa tumutukoy sa kababalaghang ginawa ni Jesus Nazareno na kung saan pinakain niya ang mahigit sa 5,000 lalaki. Hindi pa dito kasama ang bilang ng mga babae at ng mga matatanda. At kung inyong babalikan ang ating ebanghelyo, ang mga tao sumusunod lagi at sinusundan kahit saan magtungo si Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, kahit nais ng magpahinga ni Jesus Nazareno, kapag nakikita niya ang mga tao, labis-labis ang kaniyang awa at habag. At anong nangyari bago maganap ang pagpapakain? Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at may mga karamdaman. Kaya nga sa pagpapagaling niya, dumating na ang hapon at ang mga tao hindi pa rin nakakakain. Kaya anong tanong ng mga apostol at alagad ni Jesus Nazareno? Panginoon, palalabasin na po ba natin ang mga tao upang sila ay makabili ng kanilang makakain? Anong sinabi ni Jesus Nazareno? Hindi na kailangan nilang bumili pa sapagkat kayo ang magpapakain. Nagulat ang mga apostol sapagkat ang pagkain lamang nila ay 5 tinapay at 2 isda. At pagmasdan ninyo, ano ang ginawa ni Jesus Nazareno? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit. Siya ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito. Ibinigay sa mga alagad at ang mga alagad ibinahagi sa tao. Sa pagpira-pirasong ito, mahigit 5,000 ang nakakain. Mula sa 5 tinapay lamang at 2 isda. At pagkatapos nito, lumabis pa ito ng 12 bakol ng mga tinapay. Kaya nga kung inyong pagmamasdan ang ginawang himala ni Jesus Nazareno ay isang pagbabatiya ng kaniyang gagawin at mangyayari sa kaniyang buhay. Ang pagpira-piraso ng kaniyang katawan ay nangangahulugan ng mga hirap at pagpapakasakit na dadaanin at haharapin ni Jesus Nazareno. Di po ba't ibinahagit niya ang kaniyang sarili para sa ating kaligtasan? Kaya nga sa konteksto ng Eucharistia, inaalala natin sa tuwing tayo ay nagsisimba, ang paghahain at pag-aalay ng buhay ni Jesus Nazareno. Ang Eucharistia, tinatawag nating pagsasangayon ng kaligtasang sinimulan ng ating Panginoon. Kaya nga sa tuwing may pagdiriwang ng banal na Eucharistia, nagaganap din ang kaligtasan sa ating kasalukuyang panahon. Ang altar ang nagiging makabagong kalbaryo. Kaya pagmasdan ninyo, mamaya anong gagawin natin sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo? Di po ba't atin ding itong paghahati-hatian? Mamayang tayo ay magpapasalamat sa Ama sa biyaya ni Jesus Nazareno
na siyang iniaalay natin sa Ama. At ang Ama naman muling inihahandog ang kanyang anak sa pamamagitan ng banal na komunyon na ating tatanggapin mamaya. At dito, hindi ordinaryong tinapay ang ating tinatanggap, kung hindi ang tunay na katawan at dugo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ang Eucharistia po ay ang siyang perpektong handog sa ating lahat, sapagkat dito ipinagkakaloob ni Jesus Nazareno buong-buo ang kaniyang sarili para sa atin. Ngunit ito rin ay isang regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinihingi nitong tayo rin ay maging regalong ganap sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Kaya bilang mga katawan ni Kristo, tayo rin bilang mga Kristiyano, dapat maging handa na mahati at maibahagi para sa iba, lalong-lalo na sa walang mga tinapay, mga taong nagugutom, mga dukha at mga inaapi, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Lagi nating tatandaan, dapat ang Eucharistia hindi dapat manatiling isang magandang pagdiriwang lamang sa loob ng ating simbahan. Sa halip, dapat ito ang mag-udyok sa bawat isa sa atin na ibahagi ang tinapay na mayroon tayo sa mga nagugutom, ang ating pananampalataya sa mga hindi naniniwala, ang ating pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Maging inspirasyon sana natin si Jesus Nazareno. Pagkatapos nating tanggapin ang kaniyang katawan mamaya sa banal na komunyon, naway makita din sa ating mga mukha ang mukha ng awa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kaniyang bayan sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinangahawakang patatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may pamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ng isang bansa ang malalagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo.
Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan, nang walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga kapamilya at kamag-anak natin may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilya na patuloy na nagugutom at walang makain, naway ingatan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo po ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang mga paghahain ay lakapitan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod po kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa lang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos, nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos, nating lahat. Maari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos at mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay. Sa pagunita namin sa mahal na ina na iyong anak,
ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na patuloy na nagbibigay ng handog at kaloob, mga taong nagtitiwala, nagbibigay ng mga ayuda para amin ding maitulong ang simbahan at lambanan ni Jesus Nazareno para sa ating mga kapatid na dukha, mahihirap at nangangailangan. Patuloy po ang aming panawagan upang kayo po mga kadiboto sa ating mga online viewers para po sa inyong patuloy na pagpapamisa, online donations, mga offerings, mga canned goods, mga bigas, mga dilata. At ito po ay aming itinutulong sa ating mga kapatid na nasalanta ng mga bagyo, ng mga baha, naging biktima ng trahedya. At ang ating mga kapatid at kadiboto na mga masigit na nangangailangan. Maraming salamat po at naway ating tatandaan na ang bawat pagdidebosyon natin dapat tumatagos at humahantong sa pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Gaya na lang sa ating ebanghelyo na patuloy na ipinapaalala sa atin na sa tuwing tinatanggap natin sa buhay natin sa Jesus Nazareno, naway kagaya niya, huwag tayong matakot, mahati at maibahagi para sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalan lang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulualhati ka namin.